May problema ka ba sa iyong blood sugar? Isa ka bang diabetic, newly diagnosed, o matagal nang na-diagnosed at habang tumatagal ay mas dumarami yung gamot para maipababa yung blood sugar? Kahit anong diet o exercise ay hindi pa rin bumababa sa less than 6 ang iyong HbA1c, fasting blood sugar na hindi pa rin makontrol? Try to consider the following dietary elimination diet and see for yourself. Baka ito yung makatutulong sa iyo para mas makontrol ang inyong blood sugar. First, iwasan muna lahat ng refined sugars tulad ng desserts, soft drinks, bread, fruit juices, ice cream, candies at marami pang ibang matatamis. Also, table sugar including brown sugar, muscovado, kahit cocoa sugar, honey o maple syrup pa yan, try to avoid it because either it contains glucose na makakapagpataas ng iyong blood sugar o ng fructose na makakadamage ng inyong liver. After removing all of those sweets, mataas pa rin ba yung blood sugar? Try to look at other more complex sugar. Pero kapag na-digest, ay nagiging glucose pa din. Ano ito? White rice, white bread, to some extent, too much potato, too much oatmeal, cereals, even other grains like corn. Mataas pa rin? Still elevated? Try to lessen those or eliminate those. And try to replace them with more complex forms such as black rice, red rice, whole wheat bread, and also basmati rice, pati na rin quinoa or couscous rice. You can try that and see your blood sugar after 2 hours. Kung mataas pa din, you can now try to really eliminate those. Kasi po, kahit complex carbohydrates sila, meaning hindi sila purong sugar but meron silang fibers kung saan yung pag-breakdown nito ay dahan-dahan at yung pagtaas sa ating blood sugar ay pakonti-konti, eventually they will still have the same insulin impact. That's why if those things are not making your blood sugar really low, you can consider avoiding them at all cost. Pero kapag kinuha mo yan, ano naman yung ipapalit nyo? So, you can actually replace them with non-starchy vegetables. Ito yung mga vegetables na mababa sa sugar content or overall net carb content, pero mataas yung fiber, vitamins, and mineral content tulad ng kangkong, pechay, cabbage, broccoli, cauliflower, talbos ng kamote, at kung ano-ano pang mga green leafy vegetables. Also, pwede nyo ring lagyan ng cucumber, tomato, onions, or bell peppers. Tapos, sabayan nyo ito ng real healthy meat tulad ng karne ng baka, karne ng kambing, karne ng kalabaw, lean pork meat or lean chicken and fish. Pwedeng-pwede na itong kainin kahit 3 times a day pa as long as ito ay nakakasatisfy sa inyo. And if you are already following this pero mataas pa rin yung blood sugar o di kaya nakikita na meron kayong fatty liver, try to look into your fruit intake. Ano-ano ng mga fruit intake ito? Actually, lahat. Saging, mangga, langka, papaya, melon, apple, orange, grapes, at halos lahat ng matatamis na fruits are also should be watch out for. Bakit? Dahil yung mga fruits po, kahit mataas yung kanilang vitamins, minerals, and fiber content, pero ito ay mataas din sa fructose and glucose content. Yung glucose content ay makakadagdag sa pagtaas ng blood sugar while yung fructose content naman po pwedeng makapagpataas ng inyong triglycerides and also it can add to inflammation in your liver. So if you are still not at the top of your health even eating vegetables and fruits and meats, try to lessen your fruit intake as mentioned. Kung meron man kayong kakaining fruits, you can have avocado, berries in moderation, and of course, mature coconut meat. Dahil mas mababa yung total sugar or glucose content nito. In our experience, kapag nakokontrol na ito, without intake of those foods na nakapagpapataas ng blood sugar, usually with just intake of low carbohydrate, high in fiber, high in vitamins and minerals na non-starchy vegetables, and then samahan ito ng healthy proteins tulad ng karne, and also eggs and seafoods, and of course, intake of enough and adequate healthy and natural fats, most of the people who tried this really lowered their blood sugar, and eventually, the need for medication is not that much.
from 3 medications, it can 2 and 1, and then possibly to none. But of course, this should be done under a medical guidance. So, wag po munang magumawa ng kahit ano kapag hindi pa sigurado. Aralin lahat when it comes to nutrition. And most importantly, know yourself well. Mas mabuti if we do blood glucose monitoring, because what will work for one may not work for you. So, kailangan kilala natin yung ating sarili on how we react to foods, and so we can be more knowledgeable in how to manage our food intake, and eventually, we can own our health. So, remember to always stay low carb so that we will all stay safe.